de Mexican meat dogs. Travis na-bless ko ako sa business na ito. Sabi niya rito dahil sa langga, kahit sila ay walang pinunong sa kanila ng utos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw. Kailangan iniipon kung panahon na aniya. Ang sa akin po, na-apply ko po sa sarili ko dito ay kahit wala po tayong mga pastors o mga leaders na nag-aakay sa atin, ay pagpatuloy lang po natin ang ating spiritual needs, ating mga kailangan. At kailangan natin, kahit na walang nag-uuto sa atin, ay kailangan natin mag-journal araw-araw para makukuha po natin ang ating mga malalaking biyaya. Amen! Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at nabasa ko sa araw na ito. At bless na bless mo ako sa mensahe ng ating Panginoon. Yan lang po ang aking ma-share sa inyo. Yan, sabi ni brother. Kahit na walang nag-uutos, mag-journal, mag-devotional. Amen! Yeah. Amen. Okay, so, next tayo. God's promise. Wala na pong token. Okay lang? Tayo pa rin. Camille, God's promise. Ngayon pa, para sa akin po ang God's promise is yung verse 22, which is, when you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you. Para ang message po nito sa akin is, promise sa akin ni God na, when I walk in His ways, He will guide me. Even when I sleep, basta nasa puso ko at nasa isip ko yung salita niya, He will watch over me. Anything that I do, everywhere that I go, He will be always there to guide me, to watch over. That is God's promise for Camille. Isa pa! Wala na, okay, next na tayo. God's promise. When I walk, my counsel will lead me. When I sleep, they will protect me. When I wake up, they will advise me. Okay, so that is the promise. Next, God's warning or sins to avoid. Warnings to take heed or sins to avoid. Sinong maglalakas loob? Si Kuya. Si Kuya Jomar. Ako naman yung sin to avoid is chapter 16 to 19. Ay, chapter. Verse 16 to 19. Sabi niya dito, there are six things the Lord hates. Seven that are visible to Him. Puti ha eyes, lame tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked deeds, feet that are quick to rush into evil, and a false witness who pours out lies, a man who stirs up division among brothers. Lord yung mga to, kaya kings ko na din dahil nanak ako ni Lord. At hindi ko gagawin lahat, hindi ako maninira ng ibang tao para sa ikasisiya ko lang. Okay? Hindi ako maninira ng ibang tao para yung itas ko lang yung sarili ko. At kay Lord yung So, basahin po natin at i-apply natin sa sarili natin. Go! I will avoid haughty eyes, a lying tongue, and hands that kills the innocent, a heart that plots evil, feet that race to do wrong, a false witness who pours out lies, a person who sows discord in a family. Take note sa taas, I will avoid. Okay, so yan, na personal application na po natin, yung mga journal po natin. So, in our personal applications,
ito. Ano lang siya? Sa personal application, pwede siyang in a form of paragraph, pwede siyang in a form of love letter kay Lord, pwede siyang in a form of ganto, yung order. From now on, I will, marang nga ganon. Pero sa akin, it's a form of paragraph na parang ganyan yun. Okay, so let us read. From now on, I will be industrious. I must take lesson from their acts. I must learn from their ways and be wise. I must not neglect my mother's instruction. I will obey my father's commands. And I will always keep the words of God in my heart. And this personal application, yan po yung magsasama sa atin sa buong araw to walk with God in faith. Amen. Are you excited to have your devotional life started? Amen! So, kung excited ka na, kung ready ka na, pwede ba tayong magbigay ng best clap offering kay Lord? Yes, thank you. Ay, wait! May pahabol. Miracle of the day. Miracle of the day! Pwede ba natin i-declare? Amen! Okay, 1, 2, 3, go! The delegates are now committed to their devotion. Next, the 3-day encounter has been successfully done! Okay, that's miracle. So, thank you. Okay po, so busog na po tayo spiritually, pero syempre, pupunan pa po natin mamaya. Alam ko rin ho na kailangan natin pakainin ang ating physical na katawan. Tanong yung katabi ko to, kaya ba? Handa po ng sarili mo, eto na. Okay po, prayer po for the food. Halika dito. Pray po tayo for the food. Heavenly Father, thank you for this wonderful morning, Lord, that we are here, Lord God. We just ask, Panginoon, that may you bless the food that has been prepared, Panginoon, even. Lord, we ask that may you bless the hands po sa mga nag-prepare po ng food. Father, kalinisin niyo po ng banal niyong dugo ang aming kakainin ngayong umaga nito, Lord God. May it serve as a strength as in this full day, Panginoon. Lord, even we ask that may you extend the blessing and delight sa aming pong mga pastor. Bless the lives of our pastor. Bless Pastor Castellanos, Pastor Oriel, Pastor Arnel and his family, our church, our leaders, Lord God, this church, and the leaders of this church, Panginoon. Bless them, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen and amen. Okay po, so guides po, pwede pong yung guides na po tumayo at sila na lang po kumuha ng food. Okay po tayo. O, pwede po tayo ulit magkaroon ng circle para magkaroon tayo ng conversations regarding sa mga topics or for their fellowship. Ayan po. God bless po. Yes,